Well, minsan naiingit ka, totoo naman yun, naiingit tayo sa mga matataasang subscribers, naiingit tayo sa mga matataasang views, totoo yun, kasi hindi lang kayo nakakaramdam nun, ako rin nakakaramdam nun, pero lagi natin tatandaan, at lagi ko rin tinatandaan, no, ang swerte ni Maria, posibleng hindi swerte ni Petra, pero ang magagawa ni Maria, or ang nagagawa ni Maria, pwede rin at kayang-kayang gawin din ni Petra, ayan. Hi guys! This is Gemma again and welcome back to my channel. Ayan. Mapapansin nyo guys, naka 1,000 subscribers na tayo. Yay! Ayan. So, maraming nagtatanong sa akin kung paano ko raw ba nakuha yung 1,000 subscribers na yan. Ayan. Well, actually, wala namang madali, di ba? Kung gusto lang talaga natin, may paraan. Ayan. So, ganun naman talaga. Nagsimula ako mag-upload ng mga videos ko. Diba, ang tagal. So, actually, nag-upload ako ng first video ko. Nagluluto ako. Ayan, eto. Eto yung first video ko, guys. Yung burong kapangpangan. Ayan. Kasi nung mga panahon na yon, gusto ko sana mag-upload ako ng mga videos tungkol sa pagluluto. Pero, bago yung aking mga content. Ayan. Mula ako mag-upload ng aking first video. Ayan. Tapos, well, syempre kung talagang wala pa naman sa puso at isipan mo ang maging vlogger talaga dito sa YouTube, medyo mahirap talaga magsimula, lalo na kung napipilitan ka lang, di ba? Well, 2019, nag-start ako na mag-post, pero hindi na ako nakapag-post ulit from October up to August. Ayan, August of 2020, ayan. So, nung August 2020, guys, well, nung March kasi nagkaroon tayo ng, nag-start ang ECQ natin dito dahil nga dito sa pandemic. So, nag-decide, hindi pa ako nakapag-upload noon kahit na sobrang, kung totoo, sen, parang mas maluwag sana, no? Pero sa ating maliit na negosyo, dun medyo nag-boom ang negosyo natin nung nag-ECQ tayo. Ayan. So, nung August na, ayan. So, medyo nakakapag-adjust na ako. Yun na. Dun ko na naisipan na mag-upload na ulit ng mga bagong videos. August, September, October, November, ayan. So, November natin nakuha ang ating 1,000 subscribers and lapit na rin nating ma-reach ang 4,000 hours na hinihingi ni YouTube para ma-monetize na tayo. Ayan. So, konting-konti na lang, guys. Kaya panoorin nyo po ang lahat ng videos na in-upload ko. Ayan. So, guys, sa lahat naman, no, pag nagsisimula tayo talaga sa isang bagay, lahat nakakatamad. Pero pag gusto natin, maraming paraan. Tulad ko, guys, sobrang gusto ko talaga to sa YouTube talaga. Dahil na rin sa mga napapanood ko, ayan, na-inspire talaga ako. At saka nag-e-enjoy talaga ako sa ganito, sa vlogging, no. Real talk lang. Lahat ginawa talaga natin. Unang-una, guys, no, pinag-aralan ko talaga lahat. So, lagi ako nanonood ng videos. Lahat talaga ng videos na yata dito sa YouTube kung paano makakuha ng 1,000 subscribers at 4,000 hours, eh napanood ko na. As in, napanood ko na. English man yan or Tagalog. Ayan. So, pinanood ko talaga. Inaral ko naman din talaga. Well, medyo mahirap yon. Sabi nga natin, sa umpisa lahat mahirap. Wala naman talagang madali lang, diba? At kung gusto talaga natin, magagawa natin ang paraan yan. So, ako guys, yung mga sub to sub, ayan, yung mga VLS, ganyan, watch to watch. Alam ko, pagod na kayo dyan sa pakikipag-VLS, sub to sub, watch to watch, ayan. Alam ko, pagod na kayo dyan, pero guys, ginawa ko yon kasi effective din naman talaga. Ayan, sobrang makakatulong din naman talaga sa pagpapataas ng ating subscribers, lalong-lalo na sa ating watch hours kasi yun ang napakahirap abutin, yung watch hours talaga. So, nung una, hindi ko pa alam yung gagawin ko, no? Marami pa talaga akong dapat matutunan. So, napakalaking tulong talaga ng mga nag-upload ng videos kung paano makuha yung mga 1,000 subscribers na yan at 4,000 hours. So, yung sinasabi lahat nila na maging lively ka, ganyan, energetic ka dapat sa iyong vlog, ginawa ko rin yun, guys. So, kung sa tingin nyo hindi pa ako energetic nito, i-comment nyo lang po. Just comment down below at talagang todo pa natin yan. Yung mga ideas talaga, no? Sabi nga nila, kailangan mo talaga mag-upload ng mga quality content. Ayan. So, kailangan mag-isip talaga tayo kung ano ba talaga yung gustong mapanood ng tao. Well, yung sinasabi nila na huwag ka daw mag-upload ng mga a day in my life, yung mga ganyan. Kasi nga naman, hindi naman tayo artista, guys. Well, ako madalas talaga ako nalulungkot kasi feeling ko quality content na yung aking ina-upload dito sa YouTube. Pero,
pag nakikita ko, matutulog ako pag gising ko, ang views ko, 2, 3, 5, tapos tataas yan, 25, ganyan. Pag naka-100 na ako, guys, sobrang tuwan-tuwa na talaga ako dyan. Feeling ko mag-viral na ako. Kailangan quality content, guys. At hindi lang talaga quality content. Samahan nyo talaga ng dasal, guys. Kasi ako, araw-araw talaga yan. Pag tinitignan ko yung aking YouTube channel, talagang hindi mo namamalayan, napapadasal ka talaga. Kasi gustong-gusto mo nga talaga na magkaroon ng maraming subscribers at tumaas ang views. Ayan, mag-viral ka. Ayan, so gustong-gusto talaga natin yan. Nila. Well, nung mga unang upload ko kasi ng video, syempre luto-luto, di ba? Pag luto-luto, medyo ngarag-ngarag ka, hindi ka ganun kagandahan, di ba? Medyo nagpapawis ka. Pero guys, okay lang yan. Talagang gusto ng mga panonood, yung iyong content, papanoorin nila yan. Kahit maganda ka or hindi ka man maganda. Diba? Ayan. So, sa pakikipag-sub to sub naman, guys, ginawa ko rin yan. Actually, matagal. Siguro mga 1 buwan yata, no? Kalahati galing sa aking mga subscribers, guys, galing naman talaga sa VLS, galing sa sub to sub, at galing sa watch to watch. Ayan. Napakalaking tulong naman talaga. Siyempre, sabi nga natin, diba, hindi naman tayo artista, hindi naman tayo singgaling ng mga artista or singganda ng artista, diba? Hindi tayo ganun kasikat. So, siyempre, wala pa talagang manonood sa atin. Kailangan talaga natin ng tulong ng bawat isa. Ayan. Sino-sino pa bang magtutulungan, di ba? Kundi tayong mga small YouTubers lang naman. So, yun nga lang, guys. Pag nakipag-VLS naman kayo, yung totoo naman, di ba? Huwag naman yung tipong i-unsubscribe nyo rin kaagad after, di ba? Yung nakuha nyo lang yung gusto ninyo, mag-unsubscribe na kayo agad. Huwag ganun. Hindi naman kasi din maganda yun. Sa pakikipag-watch to watch naman talaga, diyan tumaas ang oras ko, guys. So, feeling ko, siguro pag in-upload ko tong video na to, mga 2 weeks lang, feeling ko ano na tayo, monetize na tayo, guys. So, i-vlog din natin yan kapag na-monetize na tayo. Ayan. So, for now, guys, 1,000 subscribers lang muna kasi yun pa lang naman ang naaabot natin. Pero in 3 months, guys, hindi na masama yun. Ayan. Yung iba na napapanood ko sa YouTube, na-reach nila ang kanilang 1,000 subscribers parang 1 taon, mga ganyan. Noon. Ayan. So, isa din sa maganda, guys, yung mag-member kayo sa mga YouTube groups. Ayan. Marami dito. Ayan. At eto, guys. Yan. So, yan yung mga group na nasalihan ko dito sa Facebook, guys. Marami yan. Ayan. So, sumali kayo dyan. Mag-post kayo ng mga videos nyo dyan. So, i-PM nyo sila, guys. I-comment nyo, guys. Ayan. Para mag-sub to sub kayo. Actually, yung sub to sub, meron din talaga siyang disadvantage. Kasi ang alam ko, at sa experience ko rin talaga, pag sub to sub lang, nababawasan din siya, guys. Lalo na ako, dumating ako doon sa, nagkaroon ako ng, naalala ko dati, no, nasa 400 something na ako. Tapos, pakikisub to sub lang ang ginagawa ko. Tapos, biglang pag-gising ko na lang noong umaga, nasa 300 na lang. So, parang maraming nag-unsubscribe. Pero guys, hindi pala talaga sila nag-unsubscribe, di ba? Ako din kasi na-experience ko yun na bakit parang sinubscribe ko na to ah. Parang sinubscribe ko na to nung isang araw. Bakit ngayon naka-unsubscribe ako? Parang ganon. So, si Whitey guys, matalino si Whitey. Diba? Siya nga ang gumawa ng YouTube eh. So, syempre, alam niya talaga lahat ng pasikot-sikot. Wala naman expert sa YouTube, kundi ang gumawa lang din talaga ng YouTube, ba? Diba? So, alam nila kung niloloko natin sila. At alam nila, guys, kung ano yung mga paraan na ginagawa natin. Yung iba siguro, pinapalusot na lang nila, ba? Diba? So, yung sa content din, guys, ako kasi, ang style ko, guys, hindi talaga ako nagsusulat. Pero dahil napanood ko yung dito sa YouTube, natuto na ako magsulat ng outline. Pero hanggang ngayon, guys, hindi ko pa rin siya napaperfect. Parang kasi kung ano na lang yung pumapasok sa isip ko, yun na lang ang sinasabi ko. So, kayo guys, kung effective sa inyo yung naglalagay, yung susulat kayo sa notebook, go, i-push nyo yan. Ganyang mga paraan natin nakuha ang ating 1,000 subscribers. Napaka-importante kasi na pagtrabuhuin natin, di ba? Well, marami ang sikat na YouTuber ngayon na nagsimula naman sa zero subscribers. Nagsimula na ipopromote lang nila yung kanilang YouTube account sa Facebook nila at ginagawa ko rin naman yan. Pag nag-upload ako ng videos ko sa akin YouTube, talagang iniisa-isa ko rin lahat ng kaibigan ko para lang panoorin nila ang aking videos. Well, aminin naman natin, may mga kaibigan talaga tayo na ine-etchos lang tayo at hindi naman talaga manonood sa ating YouTube, diba? Pero sasabihin nila, okay, sis, ang galing mo, pero ang totoo, guys, kinglik lang, tapos inend na, ayan. So, may mga ganun naman talaga. Yung mga ganun, guys, huwag tayo magtatanim ng sama ng loob, ayan. So, sa lahat ng YouTuber naman na sumikat ngayon, lahat sila nagsimula sa
sa mababa lang, di ba? Hindi lang naman talaga nila in-expect siguro na ganun na sila katalaga kasikat, di ba? Napanood ko ngayon kay Alex Gonzaga, di ba? Hindi nga niya in-expect na talagang magbo-boom at hindi niya inaasahan na doon talaga mapupunta ang kanyang career sa vlogging. Pag ganyan, tinitignan ko yung aking YouTube na wala pa halos, wala pang 1,000, ganyan, or wala pang 100, wala pang 200 yung aking mga subscribers. Medyo nalulungkot ako. Pero iniisip ko na lang na ang lahat naman nagsisimula sa wala, di ba? Ang lahat ay kailangan natin pagtrabahuan. Ayan. So, walang madali. Kailangan talagang pagtrabahuan. Well, minsan naiingit ka. Totoo naman yun. Naiingit tayo sa mga matataasang subscribers. Naiingit tayo sa mga matataasang views. Totoo yun. Kasi hindi lang kayo nakakaramdam nun. Ako rin nakakaramdam nun. Pero lagi natin tatandaan at lagi ko rin tinatandaan, no? Ang swerte ni Maria, posibleng hindi swerte ni Petra. Pero ang magagawa ni Maria or ang nagagawa ni Maria, pwede rin at kayang-kayang gawin din ni Petra. Ayan. So, dahil dyan guys, ayan, minsan lumalakas or kadalasan lumalakas talaga ang loob ko. Kasi lahat naman ng ginawa ng mga YouTube artists, mga social influencer ngayon, lahat yan nagsimula sa umpisa at lahat yan hindi nila alam kung saan pupunta yung career na napili nila. Lahat tayo susugal. Ayan. So, ako, yun din ang ginagawa ko, guys. So, alam ko, guys, hindi madali, pero kakayanin naman at kakayanin natin lahat. Ayan. So, sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, don't forget to click like, share, comment na rin, guys, and subscribe. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng post ko. Ayan. So, guys, pag na-reach na natin ang 4,000 hours, iba-vlog ko rin ulit yan. Thank you for watching!